yung iba, no, magtatanong sa OFW na kung magkano ang sahod niya, magkano yung pinapadala niya sa pamilya, ganito gusto may ganito ang ipadala. Eh, hindi ba nila nauunawaan lang din mag-ipon ng isang OFW para sa kinabukas? Akala nila talagang ano na yung OFW is anytime, makautang sila, makaano sila, mapadalhan sila. Hindi nila alam. Magkano na bang sahod namin mga OFW or katulong dito sa kasambahay? Sa bilihin din sa Pilipinas, napakamahal. Ay, naku! Madamot yan. Kasi kahit alam naman natin na mapera yan at saka malaki sahod yan kasi abroad. Try mo mag-abroad or yung isa sa mga anak mo mag-abroad para masabi mo, maano, malaman yung totoo. Bakit kaya yung iba na mga kapamilya ng isang OFW, hindi lang sa akin, hindi lang lahat-lahat, na kapag hindi napahiram ng pera, napautang ng pera, kaibigan man yan, kamag-anak man yan, sasabihan agad na madamot ang OFW. Hindi mo lang nabigyan ng ano, sa katuwing magpapadala ka, kailangan meron din silang buhay-buhay. Yung ganun ba? Hindi rin lahat-lahat ng ano, lahat ng acts ng mga OFW. Bakit kaya ganun ang tingin nila sa atin na dadamot mo? Lalo na kapag matagal ka na nag-abroad. Kapag may umutang sa'yo, hindi mo na pagbigyan. Nanghiram sa'yo ng pera. Sasabihin ka, mayabang na, ganun, porket may pera ka na, mayaman ka na. Bakit kaya, no? Ganun ang mga mandamot ang OFW or abroad. Talagang, sa totoo lang, kung totoosin, hindi na nga halos kami makabili ng sarili naming mga gamit para lang may padala sa pamilya dahil nga maraming binubuhay or may pinag-aaral. Reveal ng magkano ang sahod ng OFW. Convert natin ngayon, nasa 14-15 pesos kada 1 real. Ang sahod namin dito is 1,500 real. I-convert nyo. Tapos budget natin. Budget sa pamilya, 10K. Or, 10K. Hindi na kuryente, pagkain, grocery, mga kailangan ng mga anak, minsan kulang pa yan. Kulang pa talaga yan. Tapos magbibigay ka pa sa magulang. Budget mo yan sa 5 budget. Kunwari lang, 5 budget. Para sa expensive sa bahay, sa mga anak, sa magulang, sa saving, at sa sarili. Tayo, sa kung saan kami kumukuha ng itutulong namin sa ibang tao o ipapautang. At siyempre, sa personal na ano namin needs or sa saving namin. Tapos kapag hindi yun naibalik ang pinautang namin, wala na yung saving namin. Doon naman sa tulong namin, tulong yun. Hilig umutang sa OFW at sa mga nanghihingi OFW sa abroad, taga-abroad, sana po ay maintindihan nyo kung saan kami nanggagaling. Yung pinautang sa inyo, ibalik nyo. Yung panghihingi, huwag naman po lang.